Praise the Lord, mga kapatid. Tayo ba'y magpala ng Panginoon? Masabi ko sa awit ni maliwanag na maliwanag, I see breakthrough is coming. Okay? I see breakthrough is coming. Sabihin ko natin, breakthrough is coming. Hallelujah. By faith, I see a miracle. By faith, I see a miracle. My God made me a promise. My God made me a promise. And it won't stop now. Let's get it. And it won't stop now. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Father, last week, we had the pleasure of having Bishop Paolo Medina speak to us on our 37th anniversary. And it was revealing what he said. Ang sabi po niya, ang simbahan ito ay apostolic. Amen. Okay? Pero pag nakikita mo, mga kapatid, mahaba pa. Okay? Malayo pa ang ating lakbayin bago natin nakita the full completion of this sanctuary. If we talk to an engineer like Brother Matthew, they would say at least 75% has been completed. So we still have to go for the last 25%. But we hope that in faith, mga kapatid. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Na ito, simbahan ito ay tapos na. Amen. Sa kalangitan. Amen. Remember, kagaya mga kapatid na sinasabi sa panalangin ng ating Panginoon, your will be done on earth as it is in heaven. Amen. So kung ang Panginoon ay nagdeklara na, nung sabihin niya sa atin, relocate, build, and expand. Nung sabihin niya yung expand, the implication, brothers and sisters, is that we have completed the building. And when the building is completed, then we can move on to the third stage. And that third stage is to expand, help expand the kingdom of God. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. And that's why last week and even today, hinawin po natin yung great is thy faithfulness. And we express to the Lord our God, to God be the glory. Amen. Sabihin nga natin, sa Panginoon ang papuri. Sa Panginoon ang papuri. Praise the Lord. Hallelujah. What are the reasons, brothers and sisters, why we must be thankful to the Lord, our God? Tandaan po natin, kapag sinabi ng Panginoon, no one, no man can thwart the plan of God. That's Matthew chapter 2, verses 13 to 23. Kapag nagdeklara ang Panginoon, mga kapatid, wala pong makapagbabago ng kalooban ng Diyos, walang makapipigil sa kalooban ng Diyos kapag ito ay dinidikla ng Panginoon. And always remember, brothers and sisters, ang sabi ng Panginoon, hindi ako gagawa ng isang bagay, hindi ako magdidiklara ng isang bagay na ito ay hindi ko sinasabi sa aking mga propeta. And we know that Bishop Mario Medina is a prophet of God. Amen? Amen. Praise the Lord. At saan po nang galing yung ating salita, relocate, build, and expand. Sister Lily. Sister Lily. Next chapter. Alright. Mga kapitid, when do you experience extreme joy and happiness? Kailan po tayo nakakaramdam ng labis na tuwa? Kapag ikaw ay merong ipinapanalangin na sana gumaling, sana gumaling. Sana hindi na operahan. Alam po niya si Sister Joyce, alam po ni Brother Cesar, na disgrasya po siya 2 weeks ago.
Bumaligtad yung kanyang tricycle na sinasakyan mula sa kanyang kondo papunta sa BSP. At tumama sa kanya isang kabansa, bumaligtad yung tricycle, siya po ay pinulot ng nakatapa. Hindi niya maikilos sa kanyang balikat. And people were saying, naku, wala niya. Ba't po? In X-ray, ang sabi po ng aming doktor, ng aming ortho, baka hindi kailangan opera. So we mobilized everyone in the church, kapatid, and we prayed directly kay Sister Joyce while she was still in the hospital. Ang sabi natin, Lord God, do not allow any procedure to happen or to be done on Sister Joyce. Let her heal naturally. So noong tinignan nyo ka ng X-ray, lahat po ng indikasyon, ang sabi po ng doktor, at tumanap sila ng second and third opinion, ang sabi po, hindi kailangan operahan si Sister Joyce. Ang sabi natin, kapag ikaw ay merong pinapanalangin na sana ay may pasauna ang isang examen na ito. Okay? At ikaw ay nagpatuloy sa pananalangin at pananalangin at pananalangin, sinuporta ang mga simbahan, what do you expect, brothers and sisters? Victory! Let's declare victory! Hallelujah! Victory! Meron pa isa. Asa si sister ka? Asa sa Sunday school? Buti na lang. Alam po ninyo na mag-propose si Daniel. Alam si Daniel dito. Na mag-propose si Daniel, ang sabi nila ay pupunta lang sa Manila Hotel para magkaroon ng celebration of birthday ko. Yung pala, ginawa nila, inibita yung father ni Kat, pinauwi yung kanyang mga kapatid, yung isang kapatid niya nasa Denmark. Okay? So, nandun yung lahat yung kamag-anak ni Kat pagkatapos sa Mubashir. Nung dumating si Kat, nakakala niya, birthday ko lang, etc., etc. Nung ipinapakita na sa kanya ni Daniel, sing-sing, alam po ba ninyo na umiyak na umiyak si Sister Kat at sabi niya, my God, my God, my God. Yung mga tao po, kung siya ang hotel, titingin na ano kaya nangyari doon sa tao yun. Alright? That is because of extreme joy and happiness. Kaya po ano lang tinatay natin. Praise God. Hallelujah. And how do we describe extreme joy and happiness? Some people would use the words dreamed from ear to ear. Nakamitin, wala dito sa isang tenya, hanggang doon sa isang tenya. Cloud nine, top of the world. I can jump with joy over the moon. Euphoric. Those are the descriptions of extreme joy and happiness. Alright? Dito po sa ating harapan, the one who experienced extreme happiness here is King David. Okay? Twice, he attempted to bring back the Ark of the Covenant, okay, from Philistine back to Jerusalem. Alam naman po natin si King David, mahal na mahal niya ang ating Diyos. Lahat ay gagawin niya, kahit sa mga expression of the presence of God, like the Ark of the Covenant, okay, in the tabernacle, gagawin po ni King David. The first time it was done, there was tragedy. Namatay po si Uzzah noong subukan ng hawakan ng Ark of the Covenant nung ito ay muntik na bumagsak. Bigyan ang matay. The first time, King David sent 30,000 men from the island of Judah to the house of Abinadab upang puni na yung po Ark of the Covenant. Remember, during the time of Eli, nakuha po ito ng Philistine. Kaya po yung apo nitong si Eli, pinangalan ng Ikabod, which means the glory of the Lord has departed. Kaya tawag mo sa isang ako niya,
ay ayuntamot. Nakuha ito ng mga Pilistino at ang sinabi ng pagpapalan ng Diyos ay nasa atin ngayon. Ordinary mga kapatid, ano po nangyari? Sumpa, after sumpa, after sumpa, ito po ay dumating sa Pilistino. Kaya kinabalik po ito sa pamamagitan ng isang baka at yung baka dali-dalitso, papunta sa Jerusalem. Subalit ito ay nanatili doon sa bahay ni Abinadab. That was the first time. Lungkot na lungkot si David sapagkat hindi po siya nagtagumpay na maibali yung Ark of the Covenant papunta sa Jerusalem. Sa halip, ito ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom. For 3 months, naroon po. At sinabi ni Haring David, yung pong pamamahay ni Obed-Edom ay pinagpala. Pinagpala because it is no longer in Philistine, but it is already in Israel. And so it's a matter of time before the Ark of the Covenant is transferred or brought back to Jerusalem. The second time, David learned his lesson. Nakita niya, siguro binasa niya yung Torah. Torah is the five book, five laws of Moses. Nakita niya, mga kapatid, na kayo meron palang pamamaraan ng pagbubuhat doon po sa Ark of the Covenant by the use of poles. Eh, binigbig lang nito sila Ahayo at saka po itong si Usa, yung po Ark of the Covenant. Kaya nung po nabubuhat po, hinawakan, eh ayaw na ng Panginoon. Alam natin, ang bawat ka sa atin ay nakagkasala at hindi nakaabot sa kalawang hatian ng Diyos. So the second time, mga kapatid, the second time he attempted to bring back the Ark of the Covenant to Jerusalem, for every 6 steps na lumalakad yung po Ark of the Covenant, ang ginagawa po ni Haring David, nagpupuri sa Diyos at nag-aalay ng iba't ibang uri ng sakripisyo. Finally, the Ark of the Covenant was brought back to Jerusalem. That is the reason why in this chart we see that David himself, that was the 2 Samuel chapter 6, 14, and David danced before the Lord with all his might. Si David po ay hindi silent night. Si David po ay joy to the world. Nagpupuri ito pong si David. Hindi po niya binababa ang kanyang kamay. You see, ano ba sinasabi ni David? Nakalayan si David. Kaya ho yung ginagawa natin at ang ibang magpapang mga Kristiyano simbahan is the Davidic form of worship. Diyan po nakuha yung pinatawag natin Davidic form of worship. At sinasabi sa Salmo ni David, itaas po natin yung ating mga kamay sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Can we do that? Mga kapatid, can we do that? Can we do that? And every time the word of the Lord is preached, every time you sing songs of praise and worship to the Lord, igalang po natin ating Panginoon. Pag nagtaas po tayo ng kamay, yan po ay tanda ng pagsusuko at pagkilala ng kapangyarihan at kalakihan ng ating Diyos. Amen? Amen. Ang mga nakababa, ang mga kamay, yan po ay may mga diferensya. Do you know that? Napakaroon natin ang ating Panginoon. Praise God. So David and all the house of Israel brought up the Ark of the Lord with shouting. Very rare po natin na didinig dito sa ating simbahan yung nagsashout. Yung po sumisigaw. Because of extreme joy that God is with us. Amen. Alam po nila pagka talagang hindi po kayo ang Panginoon. Nakipag-usap sa inyo ang Panginoon. Hindi po pwede, hindi po kayo. I don't know, yung ibang mga ano, siguro tayo magigita sa mga loob natin. Macho, di ba? Prime macho eh. Hindi makahiyak. Hindi makahiyak.
kaya? Because I tell you, when God makes His presence, His awesome presence felt, not today, you will just feel the urge to cry and raise your hands before God in utter surrender and submission, recognizing that He is God and we are just His creation. That is what David felt. When the Ark of the Covenant was finally brought down to Jerusalem, he felt so elated, so amazed that God granted his desire to bring back the Ark of the Covenant to Jerusalem. That is showing gratitude by forgetting oneself in praise and worship. Baka ano sabihin nila? Baka kasasayo sa iyo ako? Baka ano sabihin nila? Baka tataas ako ng mga kamay? Mga kapatid, it's not us. Hindi naman po tayo nagpitinginan dito o ginagawa nilo. O sino po, hindi ba nagsasalita o? O si ganito, hindi ba nagsasalita? Wala po tayong gano'n. It is between you and our God. Amen. Our task as ministers of the gospel is to tell you, share with you what the Bible is saying. And the Bible is simply saying, make a joyful noise unto the Lord. Sinabi ko lang sa Panginoon, kaya tayo ay kumakawit. To God be the glory. Hindi po ba ito tinuturo sa ating Panginoon? Make a joyful noise unto the Lord. Amen? Taas ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon. That is just giving God what is due Him. If we don't teach you that, brothers and sisters, we will be guilty before our Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And David dies before the Lord with all his might. Kaya mga kapatid, kapag ka dinrant, dinupad ng Diyos, yun po ating matagal na hinihiling sa Kanya, kagaya ni Haring David, magsaya po tayo sa ating Panginoon, Lord, I love you. Kasi, sinagot ng Diyos yung ating pangalangin. Walang dahilan para hindi tayo magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Sino ba dito ang binigunan ng Diyos? Always remember, your story is a story of life. Your story cannot be measured in 10 days or 10 years, 20 days or 20 years. Your story begins when you were conceived by your mother and ends when you breathe your last. So you cannot judge God by what you experienced at the age of 30 or at the age of 35. Because you have to have the opportunity to look back and see how God moved in your life. Maaaring ipinapangalaman mo, edad 20 ka. 20. Pagkatapos, dinarap ng Panginoon, 10 or 15 years later, would you say that God was amiss with you? Always remember, ang sabi ni Pedro, ang isang libong taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. So you can say, oh, God is so cruel to me. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. Bakit? Tapos na ba ang buhay mo? At ginajudge mo ng Panginoon na hindi niya ginugol ang iyong panalangin sa Kanya? Hindi po. Don't judge God by man's standard. Because our 1,000 years are just one day with the Lord, our God. Amen. Mga kapatid, so who are prepared here to dance the way David danced? The way sa lugar na ito, mga kapatid, hindi lang healing church, but worshiping church. Amen. Amen. A church that is always happy because God is at work in our lives, in our individual lives, in our family, in the church, and even here
sa ating bansa. Amen? Praise God. Hallelujah. Second. Alright. Remember, kapatid, yung pong Ark of the Covenant contains what? Ano ang nakalagay po sa Ark of the Covenant? What does it contain? Ano na? Yung rock. Okay, ano pa? Scroll. The two tablets of stone containing the Ten Commandments. The original shomre, which is represented by yung pong mana from heaven. In other words, yun po yung tanda ng katapatan ng Diyos sa tao. Okay? When they were asked to be freed from Egypt to the promised land, and they spent 40 years in the wilderness, while the same distance could have been navigated into or the rich. Because the people of God, yung pong mga Israelitas, matitigas ang puso. Kaya kailangan turuan sila ng leksyon ng Diyos. Number one, 40 years instead of 2 or 3 weeks. Pero nakita naman natin ang katapatan ng Diyos, mga kapatid. Yung bang kanilang mga sapin sa paa ay nabudbog? Hindi po nabudbog. Parang bago pa rin kung anong pagkakamuha nila sa SM. Ganun pa rin ang kanilang mga sapatos. Yung kanilang mga damit, nasira ba ito o kaya gumipis sa kanilang mga damit? Wala po. What they brought with them in the next 40 years of their travel through the wilderness, yung pa rin ang suot nila. Pakikita natin ang katapatan ng Diyos. Ganun po ang nangyari. From the time of Moses to the time of David, mga kapatid, the Ark of the Covenant was only housed in a tent. Alam natin ang tent. Ito po yung gagawa ko ng tents. Okay? Lalagay mo yung tent dito, tapos may mga lupit dyan para nakapeg yung buong tent. At doon sa loob, narunong po ang Ark of the Covenant. The difference between Moses and David is that yung kay Moses, sarado-sarado. Okay? And only the high priest at the time could enter the Holy of Holies. During the time of David, mga kapatid, ito ay inilagay doon po sa Mount Zion, katabi ng palasyo ni David. Nilagay sa Mount Zion because ang gusto ng David, ito ay makikita ng lahat. And they will be reminded that without God, they could do nothing. At ito ay bukas kahit na nag-o-offer doon ang chief priest o high priest. Okay? Ano pang nalagawa? Makikita? Nakikita po ng lahat. In other words, there is accountability, there is transparency, everything is known by the people of God about what was happening inside the tent, inside the tabernacle of either of David. Pero kahit na po ganun, kapatid, David was convicted. He was convicted because he was staying in a house of cedar. Alam po natin yung cedar, yan po yung mga lumber na galing po sa Lebanon. Kapag kinagan po yan ng mga bukbok at ng mga anay, kailangan ang anay at bukbok ng dentista. Nawawasak po ang kanilang mga ngipin. And when you are inside the house of cedar, para po kayo ay nasa sa Baguio, noong panahon ng bagong Baguio na maaamoy po pa yung pines. Kasi ngayon, ang maaamoy mo ngayon sa Baguio ay puro smoke. Ang naging gordo, Baguio Country Club and doon po sa Camp Jacket. Okay. Yung po ang nagkaroon ng conviction si David. While I am staying here in the house of Siva, the Ark of the Covenant continues to stay in a tent. So David was convicted, mga kapatid. Ang ganda-ganda nitong bahay ko.
Pagkatapos eh, ito lang ang tent ng Panginoon. Nandun lang ang Ark of the Covenant. This is no different with what we are having today. Especially when we were renting, when we were trying to raise funds and more funds for the church. Halos hindi iba sa atin, hindi makapagbigay. Kasi, eh, sayang, di ba? But of course, sa tayo naman na nagbigay, o kahit hindi nagbigay, the Lord has proven to be a faithful God. Amen? Palakpakan natin ang mga Panginoon. Kagaya sinasabi ka nila, Sister Apple, mga kapatid. Doon po sa atin, sa mga bago na, hindi lang po nangaralan natin na kayo ay mapalis. That is what happened to the church of God dito po sa Posen during the pandemic. Pinalis po tayo doon po sa PBJ. Because ang pangako nila, during the pandemic, magkakaroon ng ilang buwan na hindi tayo magbabayarin. And you know, many churches folded up. I should know. Because I was part of that CCL, yung po Capital Christian Leadership, for which we organized yung po soilless agriculture. Yung po tinuturo ng Israelitas na ito ay po pwedeng magtanim kahit na walang soil o walang lupa. O kung magtatanim naman, makabagong pamumaraan na kahit kaunti ang iyong inputs, dobe-dobe ang iyong agricultural output. Yung po tinuro natin o, doon po sa mga dating pastor na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kahirapan during the pandemic. Marami po nagsarado si God. In our case, we were promised that we would be given some kind of a concession na yung isang taong nilakaran ng pandemya, ilang months hindi tayo dapat magbayad. And they were demanding payment din po sa ating simba. So we decided to leave. We decided to leave and we conducted our services through online. Doon po sa Zoom. Okay? Let's just call it. We had to remove all of those things at kumuha po tayo ng storage facility para yung po iba't ibang mga gamit ng ating simbahan ay matala doon at hindi masira sa pagpapatintod pa rito na mayroong time of the pandemic. But the newer ones among us, you don't have to experience the same experience because God has given us this sanctuary. It's the same conviction that King David felt when he was living in a house of cedar, a beautiful palace of the king, while the Ark of the Covenant was still there under the tent. So sabi niya, Lord, gusto kong magpatayo ng templo ng Diyos. Okay? Ang sabi niya, now when the king lived in his house and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, nagkaroon po ng kapayapaan. Okay? The king said to Nathan the prophet, see now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent. Nagkaroon po ng conviction si David. And Nathan said to the king, go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. At alam naman po natin ang kasunod ito. Ang sabi ng Panginoon, hindi ito David ang magtatayo o hindi ang iyong anak na si Solomon. Sapagkat ang iyong kamay ay nababahir ng dugo, sapagkat tinupad mo ang nais ko na lupitin ng lahat ang mga fallen tribes in Canaan. And that's not exactly what David did. And he was victorious against all of his fallen tribes, Edomites, Jebusites, Hittites, Gadites. Itong lahat ng mga ito, tinalo po ni Haring David. So his hand was tarnished. Okay?
with blood. Puno-puno po ng dugo ang kamay ng David. And it was Solomon who built. But remember, si David po ang nag-prepare ng lahat ng pangangailangan ni Solomon. That's not exactly Solomon himself or by himself. Yung po mga cedars of Lebanon, yung po mga stones, ang lahat po niya ay pinrepare ni David. Okay? So, company, he tried to show his gratitude to the Lord. Sapagkat siya ay binigyan ng kapayapaan, siya ay binigyan ng pagkakataong maging hari mula sa pagpapastor. At ano po ang kanyang pamamaraan ng pagpapasalamat sa Diyos? He purposed it in his heart to build God a temple. Palakpano natin. Now, this is not a warning, but an exhortation to all of us. In Haggai chapter 1, verses 5 to 6, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Haggai, "Now therefore, says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little." Tayo po ay nagtanim ng madami, subalit kakaunti lamang ang ating inani. You eat, but you never have enough. Umain kayo, subalit hindi kayo puso. Hindi sapat sa inyo ang inyong kinain. You drink, but you never have your fill. Uhaw pa rin kayo, kahit kayo ay uminom ng tubig. You clothe yourself, but no one is warm. Nagsuot kayo ng damit, pero hanggang ngayon, kayo'y ilalamit pa rin, ang sabi ni Hagar. But no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. So kahit anong pagpupunyagin po natin, kapag hindi po natin inuna ang Panginoon at ang kanyang kaharian, ang kanyang pagiging matulid, ano po sabi ni Hagar? Kayo ay nagtalit ng marami kung tinatang ang inyong inani. Okay? Kayo'y kumain, subalit gutom pa rin kayo. Kayo'y uminom, uhaw pa rin kayo. Kumikita kayo, pero ano nangyayari? Nilalagay po dito sa bulsa ng puno-puno ng butas. Nagdamit kayo at kayo'y nilalagay, subalit kayo ay patuloy pa rin nilalagay. That's the challenge of Hagar. Because at that time, that they wanted to rebuild the temple of the Lord, that was the time of Zerubbabel, the high priest Joshua, and the two prophets, Zechariah and Haggai, ang sabi po ng maraming tao during the time, hindi pa panahon na itayo ang tahanan ng Diyos. Pero the word came to Haggai and said to the whole of Israel, now is the time to build, to rebuild the temple of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Next. In this case, King David showed his gratitude by asking God to bless one's house that his purpose may be fulfilled. Ano po yung sabihin? Kinilala po ng Panginoong Haring David what God is all about. Ano ba yung attributes ng Diyos? God is naturally kind, faithful, and loyal. He hears our prayers. He grants our prayers. He heals our sickness and our disease. That's what God is. Yan po Panginoon. Kaya ano po ang sabi ni Meshach, Shadrach, and Abednego? Doon sila ilalagay na sa oven in that furnace of fire. Kahit kami po ay hindi iligtas ng aming Diyos, siya pa rin ang aming paglilingkuran. You see that, mga kapatid? Kahit na hindi tugunin ng Panginoon ang pagkanais kong mapuot, kahit na hindi tugunin ng Panginoon ang nais kong maging mayaman, pagpapalain ko pa rin ang pangalan ng aming Diyos. Palakpano natin. Bakit? Sapagkat
siya po ay bunsong anak ni Jesse. Sino ba si Jesse? Si Jesse ay isang Pasko lamang. Kaya si David ay isang Pasko din. He spent his youth taking care of the flock of his father. Marami rin mo sa atin, lalo-lalo na yung lumaki sa pamilya. Nagpapasko, nag-aalala ng kalabaw, kumisa rin ang tatalim, maglumaya ka rin yung bata. Without knowing that what that was a preparation for him for greater things. Si David, habang nagpapasko, siya po ay nakikipag-away, nakikipaglaban sa mga oso at saka sa mga niyog. And that's the reason why, brothers and sisters, when he faced Goliath, he did not even have to use sword or javelin or even the shield and the armor of King Saul. What did he use? Slingshot and one of his five small stones. Okay? Bakit? Nag-iwala siya sa kanyang Diyos. And that is the whole attribute of his God. Okay? Ang ating pong Diyos, mga kapatid, ay matapat. Ang ating pong Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kapag tayo nabibigo, siya rin ang nagpapadala ng Banal na Espiritu to give us comfort, to give us hope, and to be assured that God continues to reign and rule in His life. Ganyan po dapat ang ating naharapan sa ating Diyos. Sa mga ilang panahon, mga kapatid, maaaring tayo ng hapap sa ating Panginoon. Ba't kaya hindi niya binrat yung ating buong panalangin para sa Panginoon? That was precisely what we felt when we lost our firstborn son, si David, mga kapatid. Bakit kaya sa dami-dami ng mga bata sa kalye na pinababayaan lamang ng kanilang mga magulang na magtawilan sa kalye, maglaro sa kanal, magtampisan sa tubig kapag bahag, bakit yung aming mga anak na iisa ang kinuha ng Diyos? But you know, brothers and sisters, tapos na po kami nung sa ganun stage. At that time, after we buried David, 2 days after he died, kami po ni Sister Abel nagpunta po sa camp, sa youth camp. At that time, both of us were the youth camp directors, youth camp advisors. Doon po kami sa North Carolina, doon po sa JIL, Prince Paul. And we forgot all about it because God was with us. You can also say that to your God. Na nagkaroon kayo ng temporary setback today, ipagpasa Diyos po natin. And it is the Lord who will talk to us. It's the Lord who will explain to us His great plan for you. Kailan man mga kapatid, hindi po tayo bibigoy ng ating Diyos. Let's always remember, nakikita na po natin ang breakthrough. Amen? Amen. Hallelujah. By faith, nakikita po natin ang miracle. Amen. Pinangakuha tayo ng Diyos, yan po ay kanyang tutupanin ng walang katapusan. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. In this, ang sabi ni David na kapatid, who am I, O Lord God? And what is my house that you have brought me this far? Bunso ka na isang mahirap na tao, tinalo si Goliath, naging tagapangaliw ni Haring Saul sa pamamagitan ng kanyang musika, sa pamamagitan ng kanyang music. Ginawang kapitan ng army ng Diyos. Ipinakasal kay Mika. Pagkatapos siya ay naging hari. You see? Marami sa atin nagtataka, bakit ako, ganito, ganito ako, mga magulang ko, ganito, ganito. Mga kapatid, tapos na po tayo na dyan. Hindi na po tayo ngayon tinatagal. Bakit ganito tayo, bakit ganyan? May purpose po ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Kung hindi ka po natin nalalaman ngayon kung ano ang purpose na ang Panginoon sa ating buhay, tulawan po natin si Haring David. Okay? Nagtiwala sa kanyang Diyos. Dalawa tatlong beses
hindi po niya ginawa. He could have grabbed the kingship of Israel, but he didn't do it. Ano po sabi ni David? Ang sabi ng Panginoon, that's not my anointed. Huwag ninyong pag-iisipan ang aking mga pinanan, ang aking mga lingkod. And because of that, ang lapit ng puso ni David sa puso ng ating Panginoon. Hallelujah. You have spoken also of your servant's house for a great while to come. And this is instruction for mankind, O Lord God. Two things. First, King David was asking about his past. Okay? Who am I, O Lord? From pastor to prince of Israel. Ang aking tawag sa'yo, prince of Israel. He gave him victories after victories and peace after peace. He won against the Philistines, the Moabites, the Zoans, the Syrians, the Edomites, the Ammonites, the Amalekites. Itong lahat ng ito pinagtagumpayan ni Haring David. At dahil dito, sa kanyang nararaan, nagpapasalamat si David. Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me thus far? Yung po yung ating amat. Kaya sa amin mga kapatid, about us atin, sabihin po natin, 20 years ago, nasaan ako? 20 years ago, nasaan ako? 20 years after today, nasaan ako? Meron ba itong naghirap mga kapatid? Kung meron bang dito naghirap, hintayin mo ang plano ng Diyos sa buhay. Amen? Praise God. And second, the future of David. Sabi na po ang sabi ni David sa 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 17, you have spoken also of your servant's house for a great while to come and his instruction to mankind, O Lord God. Lord, ano ba yung plano mo? Ito ang sinabi ng Panginoon. God will make a house for David. And that's in the future. Second, he will raise up his offspring after David and establish his kingdom. Okay? Establish his kingdom. Pangatlo, he will build a house and God will establish his throne. Nangyari niya. Number four, he will discipline him as he commits sin as a father does to his son. Pinagkalupin na. He committed adultery with Bathsheba. He committed murder against Uriah, the husband of Bathsheba, for which he received the power to the prosecutor. As many as I love, I change them. Kaya po sa Proverbs chapter 3, verse 3, ang sabi ng Panginoon, despise not the discipline of God, because that will make sure that your feet are firmly planted on the ground. Baka dahil sa marami ng pera, binigyan ng Panginoon, dahil sa ito ay malusog, hindi ka nagkakasakit. Okay? Dahil sa ito ay favors of God and men are with you. Baka lumaki ang ulo mo. Kaya ang gagawin ng Panginoon, bibigyan ka ng discipline, bibigyan ka ng pagsubok, challenges, so that you will always acknowledge that without God, you can do nothing. Hallelujah. And because, ang sabi ng Panginoon kay David, because of what I'm going to do to you, your throne will last forever. How did it last forever? Because the coming King, Jesus Christ, descended from the house of David. Palakpakan natin ang Panginoon. In fact, the Lord said, my steadfast love will not depart from him. Meron po kamahal ng Panginoon si Haring David. Perfecto tao ba si Haring David, mga kapatid? Hindi po. Pumatay pa nga si David. Nakiabit sa asawa, hindi niya asawa. Nagnumero, nagbigay ng numero, nagpasensus. Eh, ayaw ng Panginoon na. Pero nagpasensus. Anong binigay ng Panginoon? Discipline after discipline after discipline. But David remained in the heart of God. Hallelujah. Harapan po namin. David also showed gratitude by being magnanimous. Next chapter.
Because he felt so blessed. Sinabi, at sana po ba sa akin? Kung tayo po ay tunay na pinagpala ng Panginoon, labis-labis, halos hindi makatid ang pagpalang pagdaloy ng pagpapala sa ating tahanan. Ano po ang dapat natin nalangkaw? We should feel recognized. Kung yung kapitbahay mo, aking tamura, halos walang inakaya. Magpiling po tayo ng pagdaloy. Doon po sa ating kapitbahay. Tapos kailangan natin lagpag doon. During the time of the pandemic, hindi na masasabihin lahat tayo ng milyonaryo. Para maabot natin at pakaya natin pakainin ang napakaraming tao dito po sa Mandaluyong. But because we felt the love of God for His people, we decided to put up a love pantry. That is how to show love of God sa mga tao, mga kapatid. And this church, aside from a healing church, okay, and a worshiping church, will be a loving church. Hello? Hello? Hindi mo ba natin mahal ang Panginoon? Upang mahalin din natin ang ating kapwa, natin lalo na doon sa mga kapitbahay natin na nagdaraho sa kanilang mga buhay. I want you brothers and sisters to be joined to the Lord. Na pag nabilig natin ang pagpapala sa Diyos, we are so spontaneous in our praise and in our worship. Hindi, baka kinakailangan pa natin i-guide it. Hello? Hello? Tsaka tayo pa. Hindi po tayo mga artista, mga kapatid, na kailangan natin ng pro-direkto. Na pag sinabi, ko na, tsaka ka lang sasalita. Hindi po. Feel the presence of God. And He showed His gratitude by asking, and David said, is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Hari na po si David. And he was the king who consolidated both the house of Israel and the house of Judah. Pinag-isa po niya. This is the united Israel. Okay? Yung iba, kapag ka sobrang pagpapala, nakaposisyon sa pamahalaan o kaya sa pribadong sektor, makakalimutan ang ugat siya. But not David. David even asked, sino pa ba ang pwede kong bigyan ng kabaitan o ng pagmamahal? Lalo-lalo sa the house of Saul and the house of Jonathan. Pinagsabi sa kanya, nandiyan po si Siba, yung pong katulong ni King Saul. Alam po niya na meron pong anak, ito pong si Saul, si Jonathan, ang pangalan ay Mephibosheth. Siya po ay nakatira doon po sa Lodibar. Lodibar is like a depressed area. Doon po napunta yung pong anak ni Jonathan. Sa pagkaitong bata, doon tumatak po na sila, doon tumatakas. Nahulog po. Ito po si Mephibosheth at naging lumpo. Kaya napunta siya sa Lodibar. So, tinawag si Siba at ang sabi ni David, and the king said, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? So, magaling sabi mga kapatid, dinala si Mephibosheth sa palasyo ng hari. Takot na takot si Mephibosheth. Baka siya'y patay mo. Sapagkat siya na lamang ang dating tira sa libi ni Saul at ni Jonathan. And normally, that was done during that time. Kapag may natin kayang kamagana, anak, pizza, etc., papatay para wala nang kompetensya sa throne ng hari. Ano sinabi sa kanya? Number one, he was unconditionally accepted. Tsak na marami si Mephibosheth. Tsak na pilay si Mephibosheth. Pero ano po ang sabi sa kanya? Mula ngayon, ang sabi, okay? Mula ngayon, ikaw ay aking pagpapalain, anak ni David, anak ni Jonathan, apo ka ni Saul, and for which I am going to bless you. Unconditional acceptance. Kahit siya ay lumpo, kahit siya ay marumi, in-accept siya ni Hari David. Number two, there was unlimited provision. Siya ay magiging kasama ng mga anak ni Hari David na kakain kasama ni Hari David. Sa mga tuwid yung kanyang magiging lumpo, matatago po yan sa lamesa. This is no different when God asks you to repent and accept Him as your Lord and Savior. Kakalimutan ng Diyos ang inyong pagiging lumpo sa spiritual na buhay.
are shopping with a king. You are eating with a king. Unlimited provision. And number three, generous restoration. Lahat po ng kinuha kay Saul, lahat po ng kinuha kay Jonathan, ibinalik. Tinindi po siya. Whatever the devil has stolen from you, brothers and sisters, the Lord will restore it to you. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Next chapter. Do we have the reason to be grateful, brothers and sisters? Amen. Do we have the reason to be thankful to the Lord? Makikita po dyan, yung pong unang-unang sketch or perspective kung ano pong mangyayari sa lugar na ito. Eh, nakalagay po yan ang ilang buwan, hindi po tao, Fullness of Christ International Ministries. So Christ, nalagay po natin yan magsimula po tayo in the middle of the pandemic to build the sanctuary. And on September 7, 2019, several months before the pandemic, nagkaroon po tayo ng groundbreaking, nandiyan po lahat ng ministry team, nandiyan po lahat ng ating worship team, yung ipong ibang mga miyembro ng ating simbahan. Yan po yung simbahan dati. Yung lugar na simbahan, may mga apartment po dyan. Winasak po natin yan. And we defied the advice of some people. Gawin mo na apartment, improve mo na yung apartment. Tsaka ninyo paupahan. Para sa ganun, ay makapag-ipon muna tayo bago tayo magtayo. Why? Because when we bought the property for 54M, we only have 2 million. 2 million or less than 2 million. But we believe in the promise of God. Ang sabi ko ng Panginoon, renovate, build, and expand. Share the word. Ano sabi sa kanta? My God made me a promise. My God made me a promise. And that promise is for us to build the sanctuary. So, bakit na po natin, kapatid? Nandiyan po, nag-uumay for the foundation. Naglagay po ng baka. At narinig po, ang matapang ng ating evangelist, si Brother Angel. Okay. Because at that time, brothers and sisters, it was the height of the pandemic. May naitayo na po, yung mga walls. Okay? At that time, anniversary po natin. And we asked Brother Angel to go to that place and anoint the place. Samantalang tayo po ay naroon sa Zoom. At sinasabi natin, at may pray po tayo, at sinabi natin, at dito sa lugar na ito, mga kapatid ko, kasi pupunta si Brother Angel doon, i-anoint ko ng oil, tapos ang sinasabi natin, at dito sa mga dinding na ito doon, itatayo na ngayong simbahan. At dito sa lugar na ito, itatayo ang iyong sakwati, Lord. And Brother Angel would go to those different places and anoint this place with oil. Amen? This is the process of birthing. Okay? Pinagbubuntis po natin ang sanctuary nito. Nagkaroon po ng word. Nagkaroon po tayo ng prayers. Next slide please. Ayan po. Daily, weekly prayers of God's people for His covering. Nakita po natin yung matatapat ng mga miyembro ng ating home churches. He will be coming here every week after our Sunday worship. Anong gagawin? Magpe-pray sa labas. Papasok sa loob ng simbahan ito at ina-anoy ang lugar na ito. Daily prayers ng ministry team. Weekly prayers kapag na Friday. See? That is the process of birthing the process the last time. Next year. And because of that, we were able to celebrate the 37th anniversary last week. And today, mga
It's now close to the original perspective that we work on. May mga pagbabago. Ayan po, meron na po tayo fence and gate to secure the whole place. Next John. What then is the challenge we are faced with? At dito po ako patapos. We also thank God constantly for this. Kung araw-araw niya ang grasya sa bawat isa sa atin. Wala po nagutok sa atin, wala po nang hirap, but we manage to put up this place. When we receive the word of God, which you heard from us, masabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God. So yung word na rin yung build and expand. That is the word of God to us. And when Bishop Mario said, itong lugar na ito ay natapos na sa Espiritu. Again, that is the word of God to us. Amen. To continue encouraging us. No? So that we will persevere. We will continue. We continue to be patient and faithful to the Lord our God. So, dalawa po ang lesson dito ang mga kapatid. The first one, and this was done by Daniel, when the 70-year captivity was about to end. See, nakita niya sa pamamagitan ng propesya ni Jeremiah na matapos na ang 70-year captivity. Pero ano pong ginawa ni David, mga kapatid, ni Daniel? Humiga na lamang pa si Daniel at naghintay, naku, malapit na, malapit na, malapit na. No. Daniel continued to pray and fast for 3 weeks until the answer of the Lord through the archangel came to him. Ang sabi sa kanya, bago mo pa ibinuka ang iyong bibig, Daniel, the answer from the Lord went out from heaven. But it was only because of the Prince of Persia, okay, that the answer was delayed. See? Hindi po alam ni David ni Daniel yun. Subalit, naramdaman ni David ni Daniel sa kanyang puso na kailangan niyang ipagpatuloy ang pananalangin at pananalangin. That is in Daniel chapter 10, verses 12 to 13. Because what he heard from the Lord, you accepted it not as the word of man, as what it really is, the word of God. So yung kanyang natanggap na yun, from Jeremiah, sinabi ni Daniel, this is the prophecy of Jeremiah, but this is the word that came from God. So what did he do? He responded by sustaining his prayer and petition and intercession and fasting for 3 weeks. He had no water, and he had no substance. And it came because of the persistence in prayer, because he burdened the 70-year captivity to be ended. Pinagbuntis ni Daniel sa kanyang sinapupunan, sa kanyang pong belly, ang paglaya ng Israel after 70 years of captivity, first under the Babylonians and second after the Medo-Persian Empire. And second lesson, mga kapatid, it's not just a question of thanksgiving, but sustaining our prayer and intercession. Ito po ay nasa 1 Kings chapter 18, verses 41 to 46. And this was shown by Elijah. Pagtingnan po natin the account in 1 Kings 18, 41 to 46, Elijah already declared to King Ahab that there was going to be rain. Diniklara lamang ang mga kanyang bibig. Okay? May darating ang ulan. Because at that time, for 3 years, wala pong ulan. Tagtuyot ang buong Israel. So now, walang iniwan niya kay Noah. Ilang taong nagbibiyan si Noah, walang ulan, kaya pinagtatawanan si Noah na
rains came and the floods came, sino po ang nanatiling lumulupa? Ang Arko ni Noah. The work was finished. There was going to the rain. Nagtapos po ba si Elijah with a statement? At sasabihin niya, Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No. What did Elijah do? Elijah assumed the prayer, the act of a woman giving birth to her child. Ganun po ginawa ni Elijah na parang siya ay nangamanay at malapit na manganak. He travailed in the spirit and continued to pray and fast and pray. At sinabi niya sa katulong niya, pagpastel mo, unang dyan ang ulan. Wala pa ho eh. Ang nakita ko lamang ay isang hugis ng kamay ng isang tao. Pray ulit. Ito po si Elijah. 7 times nagpupunta po ng kanyang katulog doon po sa labas ng bintana upang itanong at tingnan kung meron ng namumuhong mga ulap. Mga madiliw na ulap. And for the 7th time, nakakita ko na po ang ulan ay nagpupunta and then the rains came. Brothers and sisters, this sanctuary was literally birthed by every one of us who travailed in the Spirit. Amen. Because from the time that we opened this place, nung po tayo ay magkaroon ng groundbreaking ceremony, yan po ay ginawa natin tuloy-tuloy ang ating pananamin. And when the pandemic came, araw-araw po natin ipinagbubuntis ang lugar. Amen. Amen. Brothers and sisters, let us not forget that the Lord has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. So if things don't go the way we expected, probably we are not using those gifts. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, anong hawak? Ang hawak ko po ay tupot. Ano po nangyari po sa tupot ni Moses? Ito po'y nag-iahas. Tinain po lahat ng ahas doon sa palasyo ng Parao sa Egypt. Ang bawat isa po sa ating mga kapatid, binigyan ng Diyos ng gifting. Amen. Your task, ang katungkulan po ng bawat isa sa atin, ay alamin kung ano ang ibinagkaloob sa ating gifting ng ating Diyos. Some of us might have been gifted with a fivefold ministry. To be an apostle, to be a prophet, to be an evangelist, teacher, pastor. Some of us would have been raised by the Lord to be a leader, to be an administrator, to be a worshiper dito, to be an usher there, to be a prayer warrior. Ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng kaloob ng Diyos. Question. Ask in your heart right now, brothers and sisters, what have you been doing all these years? What have you been doing all these years? Si Brother Luis, sasabihin natin, wala namang ginagawa si Brother Luis. The fact that Brother Luis is transporting this pulpit from that place to this place and back, that is a service to the Lord. Amen. Kung sa tingin po ninyo, kayo ay nandiyan lamang sa labas, ang mukha ni Sister Baby at Sister Baby. Bago kayo hawakan ng Sister Baby, bombahin mo na kayo ng ako. That is a service to the Lord. Amen. Mga kapatid, meron na ba rito na ulit sa pagiging COVID patient? Maaaring yun ay dalaman rin ni Sister Baby. Dahil bago makamaya ni Sister Baby, siguro takot din siya, pag kinamaya ka, bumabay mo na ang ako. See?
suffer. Yan po yung paglilingkod sa ating Diyos. Yan po ating pagtayo. Pagpalain ang mga tao, lalaki, babae, na nagiging dahilan kung bakit nakakapagpakita tayo ito ng PowerPoint. I want to recognize si Sister Sherry, si Brother Noel, okay? Si Brother Alan, si Brother Jamie, si Brother Nigel, at lahat na kayo. Lahat ng lahat na dito ng mga awit na laging nasa tono. Praise God, mga kapatid. Hindi nakakalimutan ng Panginoon ang inyong servisyo. But the question of the Lord is, ano ang inyong naging ministeryo nitong gawin? Okay? Ano ang naging ministeryo sa tao? Nagpapasalamat tayo ng Brother Erson, ng Brother Angel. Iba't-ibang uri ng tao ang kanilang nadala dito sa ating simbahan. Meron na tayo mga guwardya. Okay? Meron na tayo mga magkasama. Meron na rin tayo mga magagawa. Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay ating pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Daniel fasted and prayed. He was not satisfied with just one prayer and one fasting. He prayed and fasted for 3 weeks until that 70-year captivity had ended. In the case of Elijah, he traveled in the spirit until the rain came. In our case, we will continue to pray and fast and intercede until this is fully done. Amen? Magpasalamat natin sa Panginoon, ipag-pray natin sa Panginoon ang lugar na ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag tayo ba ay sinimulang ipag-buntis ng ating nanay, yung bang ating nanay ay uupo na lamang sa isang tabi, and for the next 9 months, walang gagawin? Baka akala mo, ganun lang ang ginagawa ng nanay. Hindi po. Mga bagay na kanyang ginagawa ng hindi pa sa buntis, hindi na magagawa mo. Inaalagaan ng nanay ang kanyang baby sa kanyang sinapupunan. Inaalagaan ng nanay sa pamamagitan ng Panginoon ng mas sapat na tubig, vitamins, minerals, yung lahat na talaga makakapagpakapit doon po sa embryo, doon po sa sinapupunan ng nanay. Yung tatay, kung siya ay may pera, and we declare na may pera yung lahat ng tatay dito, ibigyan niya ng prutas yung kanyang asawa. Ibibili niya ng magandang damit yung kanyang asawa. Okay? Hindi niya bibigyan ng problema yung kanyang asawa. Sapagkat kapag ka nagugugod daw ang nanay, papangit yung anak. Kaya yung magaganda rito, ibig sabihin, yung nanay niyo lagi masaya nung kayo ay pinagbubuntis. Hallelujah. It took 9 months for a child to be born. But during those 9 months, both the father and the mother were doing something beyond just waiting. God is not a manufacturer of instant noodles that you take before you see instant coffee and before taking pictures using Instamatic. We do it by working. We do it by prayer and supplication. We do it by prayer. Hallelujah.